Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kawan ng tipan. Kasunod ito lumitaw sa langit ang isang kahilag-ilalas na banda. Isang babae na nararampan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang mananap. Kaya tapos ito siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isa pulang tuklabo na nakakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang bunto ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihabis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babae, malapit ng panganak, upang lamunin ang sanggol sa sandali ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umago sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maging hari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig po ang isang malakas na dinig buhat sa langit
na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa sa langit na maligaya.
Dios. Papuri sa inyo, Panginoon. Simalay ng mga magandang pumunta sa isang bayan sa korona ng Juda. Pagdating sa bayan, isa kaya sa pinangin niya si Elizabeth. Nang maranig si Elizabeth ang bagay ng Maria, nagdadala ko sa Diyos sa kanyang tiyan. Nakuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At kung alam na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala din ang pinagdala mo sa inyong sinabukunan. Sino ako? Sinasabi niya natin
Kasi baka alam
uuyan. Yan ang very comfort ko. Yung palagi niya sa atin. Sa manalangin mo sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Para man sa atin. Dito sa lupa. Dito sa lupa para na sa lahat. Bahagyo na hindi pwedeng maghiwalay ang pagkilos dito sa lupa at ang mga bagay ng mga lupa na pinakatawan ng salitang katawan. At ang lagi na pinakatawan ng salitang Espiritu. Isang pagkakas po isang ibang pagkakas palagi na lang tayo makakabiri pa rin. Hindi isang bahagyo ang kung saan na tayo sa ito. Hindi nga ako matulad ng iba at kung saan ay dinitiwala nila yung kanilang nanay at ang kanilang kapatid. Hindi. Bahagyo ang pagkilos na nakita natin sa makakabiri pa rin. Bakit? Dahil sa kanyang tunay ng pagsunod sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kung isa na may mga tatanungin, paano kung ang Baba o mga kabere o mali ay maging salungat sa turo ng ating Panginoon Yesu Kristo? Pero maliwanag ko yung turo ng ating Panginoon Yesu Kristo. Mercy and compassion. It ever. Pero nagtatanong ko na hindi ko yung puntos na tinatawag natin na kumisa na yun lang natin na-appreciate. Kasi napapaliwala ko, no? May ganun pa lang. May mga uri na silba pa na tiniwala nila yung kanilang nanay at kapatid. Bahagi yun na kung saan ay nakikita natin na kakaiba sa turo. Kaya po kung isa makita ko natin na, ha, ito pala yung ginagawa pala ng mga Mandela yung Maria. Unexcelta. Ang tawagin ko na, hindi lang basta halimbawa, pinaka-halimbawa na siyang pagkukuhan natin bilang mga tunay na nagkasunod ng ating Panginoon Yesu Kristo. Na makita natin na sa kanyang pagkakayat ay hakit din tayo. Ang nililigtas ng Diyos ay hindi lang ang ating Espiritu, pati yung ating katawan. Kasi yun ang ating pagiging tao, katawan, at Espiritu. Pinagdalagin natin po sa lapan ng mga pagkabal sa pagiging magustahan ng ito ng pagkakayang ni Jesus kay Maria na patuloy tayong gabayan. Patuloy tayong gabayan na makita po natin ang isang kung tawagin po natin ay isang realita ng pagtingin sa kalatayuan ng ating pagkilos na hindi pwede na natin titignan pagsindaman ay ang mga bahagi na tumutuon lamang sa aming Espiritu na nagpapaliwala sa mga bagay na itinuturing natin na bahagi ng ating katawan na sinisimbolohin ng mundo ang ating ginagalawan na ang nililigtas ng Diyos ay ang Espiritu at katawan. Kaya kinakailangan din natin ang mas maliwanag na pagkilos na ito ay mabigyan natin na higit ng pagtugon. Kaya ngayon patuloy natin pagyaya kasi
sabi na ng iba ay parang walang kaugnayan ng aming pananampalataya sa mga araw-araw ng ating pamumuhay. Bakit? Kasi yung kanilang isipan niya, ang ililigtas naman ko sa iyo ay ang Espiritu. Wala isang pangyalanan sa ginagawa ng iyong kamay. O nang anong bahagi ng iyong katawan. Hindi. Kasi, maliwala ko sa kapistahan at sa araw na ito na iniyakyan ng Diyos si Maria, katawan at Espiritu. At sana din po ay maging gabay sa ating mga pagkilos na ito pinakilala natin ayusin kasi bahagi ito ng pagkatao ng tao. It is what made man a man. Bahagi ng kanyang pagkilos na pinakilala natin ayusin. Kaya nga po bahagi rin ito yung pagkilos sa buhay na tinutulid natin makamundo. Na kinakilala na maging tumuro sa bahagi ng ating Panginoon Yesu Kristo. Na yung pananampalataya natin, hindi may pwede yung lang sa loob lamang ng sumpahan. Yung ating pananampalataya ay dapat na makita natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa paala, sa panahon, sa mall, sa palente, sa munisipyo, sa ospital, sa lahat ng bahagi ng kinikilusan natin. Bakit? Ay, niligtas ng Diyos eh. Nang iniakyat ng Diyos ni Maria ay katawan at Espiritu.
ang manalo ng lika, ang pag-aayon ito na rin ang iniakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng maaang ang pero yun. Iniakyat sa langit, ang aming kalooban na nalalap sa linas ng pag-ibig ay lupos na mga pamailang naman sa iyo. Sa pamamagitan ng Yesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng God. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Para sa mga ito. Para sa Diyos ang inyong puso at iwa. Inaas ka namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Salamat ka siya. Salamat. Ang maraming marapang ito rin ang marapang na ikaw ay aming masalamatan sa pamamagitan ng Yesus Kristo na aming Panginoon. Ngayon, iniakyat ang maaaring na berin sa langit ng masimula narapan ang laan ng mga sa akin ang tanong sa benyan sa iyo na nangalit. May pag-asa na siya ang tanong sa iyo ipamahali. Di mo pinabayaan umanas ang pagkakamas ang nagsilang na tagalwa sa iyong umuha buhay na nung siya nangyayin na iba sa aming ka upang kami ang tinanong sa kanyang buhay na ganap. Kaya kayo sa ang mga angyan na nagsisilawin na ang papuloy sa iyo na wala mong payo sa kanilang kami nagpupunyi sa iyo kadakilang. Santo, Santo. Alam na ng mga pagkakas. Alalaan ko rin ang mga kapatid na
kaya hindi na lahat ng mga kumalang. Kawan mo siya patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo kita pari kanila ang mga sanyo sa iyong buhay mo ng pagkas. Kaya isa ang mga Ave Maria Rina ng Diyos. Kaya isa ng mga kasaratan ng mga banal ng buhay dito sa daigkilig ng kalugod-lugod sa iyo. Magpag-iwag mga natin ang pagpuri sa karanakan mo. So, magpag-iwag mo na ang Panginoon Jesus Christ. Sa pagpapangitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng karamang papuloy sa iyo, Diyos na mga mga pangyayon, kasama ng Espiritu Santo, magpapasawa lang ang Diyan. Amen. Upang lubos na ang maunawa,
Manalangin niya sa Martin. San Martin de Porres, ikaw ang palain ng ito na lang sa mga niyong makihirap at mga nagpihirap at pinagkakatiwalaan namin sa iyong kapatihan at pagmamahal. Kami ay lumalap sa iyo na tulungan mo kaming tulo sa makapangyarihan ng Diyos ang aming kapitinan. Ang biyayan na pagbibigay ng iyong pamamagitan. Buong kababaan mo kami nagsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ng Kristo na binuhusang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay ang isa lupa. Ngayong nasa presensya ka ng Diyos, ipunong mo sa bakmalan ng ilangang na ipagkalot sa amin ang kalusugan ng kaluluwa. Amen. 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 Kasama niya